Good day, everyone. Welcome back to my channel. In this video, I am going to teach you on how to add and subtract dissimilar fraction. When we say dissimilar fraction, they are fraction having different denominators. Let us find out kung paano ba sinosolve ang fraction kapag different ang kanilang denominators. Let's try example number one. We have here 1/4 and 3/8. What are the denominators? We have 4 and 8. Magkapareho ba ang 4 at 8? No. Kaya hindi pa po tayo pwede ditong mag-add kasi magkaiba pa ang kanilang denominators. Okay po ba? So, gagawin muna natin siyang similar fraction. Ano nga yung rules in adding similar fraction or changing similar, dissimilar to similar fraction? First is get the LCD, divide, then multiply para maging common, maging dissimilar fraction sila. Okay? So, paano siya makukuha? Write the multiples of the denominators. Tapos, hahanapin natin ang kanilang least common denominator. 8, 16. Mayroon na po ba? Mayroon na po. 8. So, number 1, ang ating LCD ay 8. So, lalagay na natin 8. Papalitan na po kasi natin ito eh. Para maging similar sila. So, 8 divided by 4 is 2 times 1, 2. 8 divided by 8, 3. 8 divided by 8, 1 times 3 is 3. Then, add. Copy the common denominator. Then, 2 plus 3 is 5. Lowest term na po siya. Kaya yan na po ang kanyang sagot. So, 1/4 plus 3/8 is 5/8. Okay po ba? Okay, next. Number 2. Ang number 2 po natin ay 3/5 and 3/10. What are the denominators? 5 and 10. Write the multiples. 5, 10, 15, 20, and so on. 10, 20, 30. Mayroon na po ba tayong least common multiple? Or rather, least common denominator? Mayroon na po, 10. O may 20 rin dito, may 20 din doon. Kaya lang, ang kinukuha natin yung pinakamaliit. Kaya, 10. 10 divided by 5 is 2. Times 3, that is 6. 10 divided by 10 is 1. Times 3, that is 3. Oh, pwede na tayong mag-add kasi dissimilar na. Similar na ang kanilang fraction, denominator. So, 10. 6 plus 3 is 9. May GCF pa itong dalawa? Wala po. Lowest term na po siya. 9, 10. O diba? Ang dali lang. Next. Let's have number 3. 5, 7 plus 3, 4. Ano nga yung denominators? 7 tsaka 4.
7, 14, 21, 28, 35. Next, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, and so on. Mayroon na po ba silang LCD? Yes, we have 28. 28. Ano ang gagawin? 28 divided by 7, 4 times 5, 20. 28 divided by 4 is 7 times 3, 21. Okay. Copy the common denominator, which is 28. Then add 20 and 21, that is 41. Titigil na po ba tayo dyan? Hindi pa. Kasi po, improper fraction pa siya. Mas malaki ang numerator kaysa sa denominator. So, what are we going to do? We're going to divide 41 by 28. Kasi ang sagot niyan, yun na yung sagot na mixed fraction. 1, 28, 3, 13. So, paano siya isulat? 1, 13, 28. There's no common factor between 13 and 28. So, that is now our answer. Okay? May tanong po ba sa addition of dissimilar fraction? Wala na. So, let's move on to subtraction of dissimilar fraction. Ano kaya ang pagkakaiba nila? Ang step, pareho lang. Ang pagkakaiba lang nila sa subtraction, magmaminus. Sa addition, ay magpa-plus. Yun lang. Pero ang steps, pareho din. O yung rules niya. Okay, look at that. 4/5 minus 1/2. O, magkaiba na naman ang kanilang denominator. Kailangan natin silang parehoin para maging dissimilar. So, 5, 10, 15. Ito naman, 2, 4, 6, 8, 10. Mayroon na po ba? Opo, mayroon na. 10. Tapos yung kabila naman ay, syempre, 10 din. Kasi kailangan nga sila magka-pareho. So, rename na natin. 10 divided by 5, 2 times 4, 8. 10 divided by 2 equals 5 times 1 equals 5. Okay, we are now ready to subtract. Copy the common denominator, which is 10. 8 minus 5 is 3. Pansinin ang sagot, 3, 10. Do we need to lowest term this one? Hindi na. Lowest term na po siya. So, that is our answer. Next, number 2. We have 4 ang denominator, 12 yung sa kabila. Ay, madali lang. 4, 8, 12. May 12 na kaagad, oh. 12, 24. So, our LCD is 12. 12. Yun na yung kanyang denominator. 12 divided by 4 is 3. Times 3, that is 9. 12 divided by 12, that is 1. Times 7, that is 7. So, bring the
copy the common denominator, 12. Then, 9 minus 7 is 2. Okay. Tingnan mo mabuti yung sagot. 2, 12. Ano, may common? Yes, we have, ang GCF nila ay 2. So, divided by 2, this is 1, 6. So, our answer is 1, 6. Okay? Yung po ang kanyang sagot. Lowest term niya. Okay? Is there any question? Madali lang naman. Okay, let's try another 2 examples. Then, practice na sa bahay. Next, we have 9, 12, and 4, 8. Oh, 12, 24, 36, 8, 16, 24. So, our lowest term is, or our LCD is 24. 24, 24. 24 divided by 12, that is 2, times 9, 18. 24 divided by 8, 3, times 4, 12. Okay? Pwede na po ba tayong mag-subtract? Siyempre po, kasi similar na ang denominator. So, copy 24, 18 minus 12, 6. Take a look at the answer. May GCF po ba? Opo, ang GCF niya ay 6. So, 6 divided by 6 is 1. 24 divided by 6 is 4. So, our lowest term is 1, 4. Okay? Last one. Last example. Kayang-kaya nyo na yan. Marami na tayong na-example. So, madali na para sa inyo para intindihin. Okay, we have 3 fifth minus 2 fourth. Dissimilar kasi 5 and 4. Ang kanilang LCD ay nga, 5, 10, 15, 20. 4, 8, 12, 16, 20. So, ang kanilang least common denominator is 20. 20 divided by 5, 4. Times 3, 12. 20 divided by 4, 5. Times 2, 10. Oh. Copy 20 and subtract 10 and from 12, that is 2. May common ba? Opo. Ang common niya ay 2. 2 divided by 2 is 1. 20 divided by 2 is 10. So, the answer is 1, 10. It's very easy. Again, what are the rules in adding dissimilar fractions? First, rename dissimilar to similar fraction, then add, like adding similar fraction, then reduce the lowest term if possible. In subtracting dissimilar fraction, the rules are rename the fraction into similar fraction, subtract like subtracting similar fraction, then reduce the lowest term if possible. I hope it's very clear. That's it for today. Kung bago po kayo sa channel ko, do not forget to like, share, and subscribe. See you in my next video. This is Teacher Presi Verona. Bye-bye!